Dekada 80, bagong sweldo, naglalakad sa Cubao, napadaan sa Sanbig, kumakanta ang abracadabra ng Bohemian Sarap Sudi. Pumasok sa loob, umorder ng isang ice cold beer. Tumingin sa menu, nakita ang sizzling gambas, umorder. Extra sauce po at isang kanin. Ito ay pulutan. Bakit mo iuulam? Pwede naman. Wala namang masama. 2 tablespoons ng butter. Ilagay natin yan. Tunawin natin ang 2 tablespoons na butter. Dahil ngayon, ang gagawin natin ay sizzling gambas. Pinapainit ko na ang ating sizzling plate. Tunawin natin ang ating butter para malinamnam ang ating sizzling gambas. Naalala nyo ang San Miguel? Bukang madalas kayo dyan. Lagyan natin ng bawang mga 2 tablespoons habang tinutunaw ang ating butter. Ayan na. Ayan na. Yan ang magbibigay ng malinamnam na flavor ng ating sizzling gambas. Hindi nyo naman kailangan sunugin yung inyong bawang. Palalabas lang natin ang aroma. Nasa medium heat tayo ngayon. Anong ilalagay natin bago ihulog ang ating hipon? Birahin agad natin ng konting black pepper. Konti lang. Eh, nakita nyo naman. Hindi ko nga alam. Parang wala pang 1 tablespoon yun. Teaspoon. Lagyan natin ang Worcestershire sauce. Itago natin sa pangalan Lia. Ang kanyang apelido ay Perry. Siya po, si Lia Perry. Konti wisik lang. Ayan na. Bango. Konting salt. Konti lang yun. Kalahating teaspoon. Kasi dyan natin pagugulungin ang ating hipon. May timplada na yan, oh. Ayan na, oh. Gawin natin pink lang. Pangit naman yung ma-overcook ang ating shrimp. Okay, hinahan ko ng konti lang. Ayoko siyang masunog. Ayan na. Ayan na, ang ganda. Nag-pink na agad. Ang ganda yung apoy natin. Hinahan ko pa ng konti. Banana ketchup, yan po ang katapat. Lalagyan ko po siya ng mga 3 tablespoons. Ayan na. Bakit naman yung puro ketchup? Baka tayo maumay. Ayan o, konting halo, konting biling o. Ayan o, ganda. Nagpapasikat lang po ako. Pwede nyo namang haluin. Pero masarap yung medyo nagpapasikat. Ganda o. Ayan na. Pwede lagyan ng konting-konting sabaw bago natin ilagay. Ganito kasi simple lang ang paggawa ng gambas. Siguro ito mga 2 tablespoons na tubig. Ganda. Ayan na, malapit na. At ayoko lagi na asukal eh. Maganda yung gambas na lasa-lasa mo yung banana ketchup. Ayan o, maganda na o. Lagyan natin ng konting sipa. Ito, bahala na kayo kung anong gusto nyong anghang. Sa akin, medyo-medyo lang. Yan, nakikita nyo may wisik ko. Kayo na bahala kung anong type ninyo. Ayan na. Alam nyo, yung ganitong ano, luto na to. Kaya ilalagay na natin yung mga iba nating aromatics para mag-incorporate. Pero na tayong bawang, sunod agad natin na sibuyas. Uy, nahulog, sayang. Ayan na. Lagyan natin ng green and red pepper. Sabay-sabay na yan. Ayan, oh, ganda. Ito, medyo ihuhuli ko ang ating pepper. Medyo pang-garnish ng konti at the same time magbibigay ng konti. Nakita nyo ba? Magsasabaw pa ng konti yan. Kasarapan yan, no?
Hindi natin. Ganda, nagsama-sama na sila. Alunin natin dyan. Biniling dun kasi ito ay halos paluto na at lalagyan ko na ng serrano pepper kung sa atin ito ay siling pangpaksiw na mahaba. Ang ganda. Ayan na. Naku, pumunta doon yung isang ano. Alam niyo, lalagay ko na to sa sizzling plate. Maganda yung ating mga sibuyas and everything, maano pa. Masariwa pa. Ayan na. Oh. Ayan na. Ayan na. Kayo ba ay hindi naiinganyo? Ayan na siya, oh. Pinatay. Ganda na. Kunin natin na ating instrumento para maipakita ko sa inyo. Ayan, oh. Yan po ang ating sizzling gambas. Pampulutan, pang-ulam. Napakasarap. Naalala ko ang dekada 80 sa San Mig habang kumakanta ang Abracadabra. Ayan po. Mambuong, mahal po ang hipon. Ba, hindi ko alam. Kailangan isa pang pulutan at isa pang ulam pagbalik ko.